May mga good news nga tayo para sa ating mga Lakers fans dyan. Patungkol nga ito sa mga magbabalik nilang players Schroeder at Thomas Bryant. Pero bago natin yan itopic, ito muna ang ating pag-usapan. Sinabi ni Kevin Durant patungkol nga sa team niya. Naglabas nga siya ng kanyang sama ng loob na para namang hindi nga maganda para sa kanyang team. Sabi niya, tingnan mo yung starting lineup namin. Si Edmund Sumner, si Royce O'Neal, tapos si Joe Harris, si Claxton tsaka ako. Hindi naman sa pangbabasto sa kanila, pero anong ine-expect mo sa amin? Nasa mo kaming manalo dahil nandun lang ako. Yan mga idol ang lumalabas sa pahayag ni Kevin Durant sa parabang pagkikriticize niya sa kanilang starting lineup. Parang ang pinapalabas ni Kevin Durant, hindi magaling ang kanilang mga starters. As yan naman mga idol ay fact. Tama naman ang sinasabi ni Kevin Durant. Kaso nga ang problema dyan ay hindi nga ito maganda na marinig mula sa iyong superstar. For example na lang, ikaw yung nasabihan nito. Ikaw si Edmund Sumner na pabounce around sa NBA, palipat ng team, hindi makakuha ng consistent minutes at hindi sure ang future sa NBA. Tapos marinig mo pa ito mula sa iyong leader ay para namang mapangiinahan ka ng loob. Parang hindi ka nagaganahan maglaro. Hindi naman kasi nagtitiwala sa iyo yung superstar ng team, hindi tiwala sa iyo yung leader mo. Kaya mga idol, hindi nga maganda ito para sa team ng Brooklyn. At I think hindi na rin dapat na ilabas ni Kevin Durant itong kanyang frustration. Hindi niya na sinabi pa sa media. Very toxic kasi ang lumalabas sa payag neto ni Kevin Durant, lalo na magti-teammates pa rin sila ngayon. At ngayon naman pag-usapan natin ang pagbabago pagdating sa NBA rookie ladder. Dahil si Paolo Banchero na top 1 nga simula nung season ay napunta na sa number 3. Number 1 na si Benedict Mathurin ng Indiana Pacers. Dahil mga idol, alam nyo ba, this past few games ay talaga namang tina-turn up neto ni Mathurin ang kanyang paglalaro. At this season nga ay nag-average na siya ng 20 points per game, 4 rebounds and 2.3 assists on 45% shooting sa 3-pointer, 45% din sa field. Kung matandaan nyo mga idol, siya ang nagsabi patungkol kay LeBron na dapat patunayan daw ni LBJ muna ang kanyang galing sa kanya. At mga idol, parang binaback up naman kahit papano ni Mathurin ang kanyang pagyayabang. Talaga namang unbelievable at very unexpected ang nilalaro neto ni Benedict. Kala ng marami na si Banchero ay lock na sa pagiging Rookie of the Year. Pero itong malupit na bata na si Benedict Mathurin ay iba nga ata ang plano. At ngayon ay pag-usapan na natin ang magandang balita para sa Lakers fans patungkol kay Schroeder at Thomas Bryant. Sa interview ni AD ngayon ay binigyang update niya ang mga magbabalik na Lakers player at sinabi niya look unbelievable nga daw silang dalawa. Nakapag-practice na kasi itong si Schroeder, Thomas Bryant kasama ang buong Lakers team. At mukhang positive ang nangyari doon. Mukhang na-impress itong si Andre Davis kaya naman hindi niya napigilan at sinabi niya ito sa kanyang interview ngayon. At kung ikaw nga ay isang Lakers fan ay dapat may excite ka na dahil malaki ang maitutulong ni Dennis Schroeder. Sa tingin ko naman kung ikaw ay talagang Lakers fans ay nakita mo na siya maglaro sa Lakers no first season niya. At talaga namang grabe ang pwedeng maitulong na ito ni Schroeder sa nag-i-struggle na Lakers. Thomas Bryant, central na may shooting na may depensa, athletic rebounder. Ilan pa lang yan sa kanya pwedeng matulong. Kaya naman siguro in the next few games ay maasahan natin ang Lakers na makasungkit ng mga panalo sa kanilang mga susunod na laban.